Yun, magandang araw sa inyong lahat and welcome ulit sa panibagong video natin about Axie Infinity. So, itong mga nakarang araw, yung mga ginagawa kong video about sa presyo ng mga Axie. Ngayon, punta naman tayo sa ekonomiya ng Axie Infinity. So, currently, 8 pesos and 31 cents na yung isang SLP. So, lumalabas na kung ang minimum na nafa-farm ng mga tao na naglalaro ng Axie Infinity ay 4,500 times 8.31. So, sa isang buwan, pwede nang kumita ng 37,395 yung isang player na may sariling team na sa Axie Infinity. So, kung sa scholar na may 60% na parte, so 22,437. So, even scholars, halos kasahod na ng professionals yung pwedeng kitain while playing Axie Infinity. While, siguro, kung hindi nila first week sa paglalaro, o first 2 weeks, 2 hours na lang sila naglalaro. So, araw-araw, 2 hours ng 2 hours o 3 hours, 22,437 per month na yung pwede nilang kitain. And, so napakalaking tulong nito sa mga tao. Ngayon, yung sunod na katanungan dyan, hanggang saan? Ayan, hanggang saan yung itataas ng Axie Infinity? So, hindi naman laging ganto ang Axie Infinity. Actually, noong mga nakaraang buwan, nakaraang araw, hindi naman ganto kataas talaga yung presyo ng SLP. Ngayon, pwede ba natin i-assume na tataas pa siya hanggang saan? So, tingnan natin, no? Tingnan natin kung ano mangyayari. And, by the way, bago ako magsimula sa mga magiging comment ko about Axie Infinity or sa economy nito, lahat ng sasabihin ko, take it with a grain of salt kasi hindi ito investment advice. Hindi ito para i-assume nyo na advice para sa inyo. Ayan. So, ito ay base lang sa pagbasa ko sa nangyayari sa economy, ano yung tingin ko sa Axie Infinity as a whole. Opinion ko lang yon. So, ayan. Caveat muna, no? So, ayan. So, again, 8.31 cents na yung SLP. Hanggang saan pupunta? Tingnan natin. So, magbase tayo muna sa technicals. Okay, ano bang meron? Ano ba sa technical? So, tingin tayo sa chart ng Axie Infinity. Ano yung nakikita natin dito? So, as a trader, ayan, ang makikita ko dito, pwede kong sabihin na drawing tayo dito ng rectangle. Ayan, so dati siyang nakakulong dito sa kahon na to na ginagawa natin. Tapos, nagkaroon siya ng breakout. So, ayan, so mga trader friends ko dyan, I'm sure naiintindihan nyo yung mga term na sinasabi ko. Tulad ng itong box na to, yung Darvas box, and yung term na breakout. Ayan, so ito, dati lagi siyang nauuntog. Kumbaga, ang presyo niya naglalaro lang sa 0.14 cents hanggang 0.15 cents US dollar. And ayan, after nagkaroon ng matinding hype, siguro maraming pumasok sa Axie Infinity. Ayan, tumaas siya ng gusto. Okay, so ngayon, yun nga, currently nasa 16.76 na siya or ayan nga, 8.31. So anong pwede niyang gawin sa susunod? Ang pwede niyang gawin sa susunod, bumalik siya papunta dito. I-test niya yung 0.15 area. Hindi ko alam sa kung ilan sa peso yon, mamaya kumpitin natin. Tapos pwede siyang umangat hanggang dito. Ayan, kasi pwedeng umangat yan ng ganyan.
Then abutin niya to, yung dati niyang tinaas. Pwede yan. Ayan, so pwede. Alang. Ayan, so pwede yan na umabot siya dyan sa area na yan. So around 20 pesos yan. So kung yung 0.4 na price ng SLP, so 0.4 times 49, so 19.6. So pwede siyang umabot dyan sa 20. Pero syempre, hindi smooth yun. May mga pag ano-ano yan. Kumbaga, wala namang straight na pag-angat sa ano eh. Sa trading. Okay? So, pwedeng ganyan or pwedeng mag-dwindle down na siya yung hype. Siguro aangat lang siya ng konti pa. Let's say, abutin niya yung 10 pesos. Ayan. So, abangan niyo yan. Yung 10 pesos na presyo ng per SLP. Bakit 10 pesos? Kasi meron yan psychological na resistance. Meaning, may mga tao na psychologically, yan ang inaabangan. Parang sabi nila, sige, pag nasa 10 piso na, bebenta ko na lahat ng SLP ko. And, pag maraming tao yung ganun mag-isip, magkakaroon ng oversupply sa market. Magpapaunahan sila magbenta. Ayan, babagsak yung presyo from 10 pesos. So, let's say ito yung ano. Ilan ba yung 10 pesos? So, ito ba? Sa 0.2 ba yun? O, ayan. So, sa 0.2. Sa 0.2 area. So, tama siya dito. Ayan, sa resistance na to. Ayan. So, ang pwede mangyari, aangat hanggang 10 piso yung SLP. Then, doon na mag-normalize yung economy. Pwede na siyang dyan na mag, ano, dito na mag-range. Ito. Pwedeng hanggang dyan na lang ang SLP. Around 10 hanggang 8. Ayan. So, actually, mas prefer ko na ganyan. Ito, pag umabot dito, nako, catastrophic to kasi, pag dyan umabot, ayan, matinding bentahan na mangyayari. Katulad na nangyayari before. Pag abot sa 20, nung umabot sa 20, ayan, nagkabentahan. Nagkaroon pa ng dead cat bounce. Ito tinatawag, ito yung nagbentahan na lahat. Tapos biglang umangat, then binenta ulit. Nagbentahan ulit. So, ang tawag dyan, dead cat bounce. Ayan. So, ano yung magandang range ng SLP? So, for me, mas gusto ko siya na magstay around 8 pesos to 10 pesos. Ayan, magpatalbog-talbog na lang dyan siya forever. So, bakit? Bakit mas gusto ko yan? Kasi, hindi talaga uubra na tataas lang ng tataas yung presyo ng SLP. One way or another, mas malamang, mas malaki yung chance niya bumaba. So, bakit? Bakit mataas yung chance ni SLP na bumaba? Kasi, ang SLP, fina-farm yan. So, the more na tao na magpa-farm ng SLP, the more SLP na nasa market. So, imagine niyo to guys. Yung gobyerno na nagpiprint ng pera nila, katulad ng SLP, ganun lang ginagawa natin. Naglalaro tayo, nagpo-produce tayo ng SLP. So, kunyari, ang gobyerno natin, yung central bank, ay nagprint lang na nagprint ng pera. Ang mangyayari sa pera natin, madadilute. Or, sobrang dadami yung nasa circulation, ang siste, bababa yung value. Meron. Ganun yung mangyayari. Okay. So, bakit sa SLP? Ganun din. So, ganun din sa SLP. Kasi, ano ba gamit ng SLP natin? So, pang breed. Okay? So, kung unlimited supply ng SLP, tapos hindi makasabay yung burn rate o yung paggamit ng SLP sa pagbibreed, ang mangyayari, eventually, madadilute yung market. And, babagsak yung presyo ng SLP. O, hindi naman babagsak. Kumbaga, aabot siya sa point na magdo-normalize siya. Okay? Na, kasi ang kailangan, dikit. Dapat mag-even, halos mag-even out yung burn rate at saka mint rate. So, pag nagkaroon ng balance yung dalawa na yun, pag nakita natin yung balance nun,
ang mangyayari, maging stable yung price ng SLP. Ayan. So, ano ba ang ano ba lagay? Ano ba current na lagay ng burn rate at saka mint rate? Okay, yung burn rate, yung paggamit ng SLP. Yung mint rate, yung paggawa ng SLP. Yung ginagawa natin na 150 per day. Ayan. So, lipat tayo sa economy. Tignan natin. So, ayan. Shoutout nga pala sa kaguild ko na si Yeji. Ayan. Siya yung nag-provide nitong link na to, axieworld.com, para makita natin yung burn rate at saka mint rate ng SLP. So, sa SLP lang pinag-uusapan natin dito. So, kung mapapansin nyo, guys, yung pula is yung mint rate. Yung orange o dilaw o gold, burn rate yan. So, yan yung nagagasto sa pagbibreed. Okay, so yung sa huling araw na lang, tignan natin. So, nakita natin, no? Very evident na mas mataas yung mint rate ng SLP kaysa sa burn rate. So, tignan natin yung huling araw. Ayan, noong huling araw, 7 July 4, okay, ang na-burn natin na SLP is 25 million. Ang mint rate natin, 35 million. So, dikit ba yan? Or hindi? So, hindi natin masabi. Pero, for me, masyadong malaki yung agwat na yan. And, pag ganyan na nangyayari, maraming supply na SLP, bababa yung presyo. Ayan. So, pwedeng umangat pa sa susunod na araw. Sa mga susunod na araw, yun nga, papunta sa GIS. Tapos, bababa. And hopefully, mag-balance out yung supply and demand around 8 pesos to 10 pesos. So, sana maging ganyan na lang siya. Okay. So, ano ba mangyayari? So, may posibilidad ba na bumalik sa DOS yung SLP? O wala na? Ayan. So, I think wala na. Okay. So, kasi meron mga post sa Facebook. And nalimutan ko kung ano, kung sino yung nag-post. And hindi ko naman na siya kailangan pangalanan. Nag-post siya. So, tama yung mga view niya. Matagal na siyang crypto. Nasa crypto. And sabi nga niya na lahat ng coins, lahat ng nasa crypto, pwedeng bumagsak. Ayun. Sabi niya yun. So, inaano niya, winawarningan niya yung mga tao na nung few months ago, DOS lang daw yung SLP kada isa. Which is, yun nga, totoo naman na ganun nga yung presyohan ng SLP before. Pero, ano ba yung mga nagbago? Okay. Sobrang daming nagbago nitong mga nakarang araw. Nagkaroon ng mga investors, yung ibang guild. Siyempre, nagkaroon din ng mga pagbabago sa laro. Nadagdagan yung burn rate ng AXS. Ayan, so, kayang kontrolin ng Axie Infinity kung gusto nilang pasadsarin yung SLP o hindi. By implementing yung mga rules sa laro. Katulad nung let's say, ang gagawin lang nila, ano pa possible nilang gawin? Taasan nila yung SLP requirement sa pagbibreed. Ayan. So, pag ganon, may even out nila yung supply and demand. Ayan. So, without giving damage sa mga scholars. Ayan yun, yung isa. Isa lang pwedeng gawin para ma-normalize sa gantong level yung O ma-normalize sa ditong level o mas mataas na level yung presyo. So, pwede lang taasan yung requirement. Kasi ang current na SLP requirement, ay, hindi naka-open. So, tignan natin na yung current na SLP requirement dito, hanapin natin dito sa pagbibreed. Ayan, ito. So, ang current na requirement sa pagbibreed, so, pag zero breed yung imimate mo, 300, ang maximum ay 6,300. So, pwede nilang ibahin yan. Pwede nilang taasan yan. So, pag tinaasan nila yung requirement, yes, mas masakit para sa breeders kasi mas malaki yung kailangan nila para mag-breed. Pero, ayun, maging stable yung
kumbaga good thing 'yun sa mga scholars. Okay. Ano pa yung pwede nilang gawin? So kung pwede nilang taasan yung requirement ng pagbibreed, pwede rin nilang gawin ay babaan yung available na SLP na pwedeng i-farm per day sa mga tao. Let's say yung adventure, gawin nilang 50 na lang yung maximum. Okay? Pwede lang gawin 'yon. Tapos 50 na lang sa 50 yung daily quest, so 100 SLP na lang per day. So by that effectively, kung dating 150 naging 100, so yung 50 divided 150 is 33%. Okay, numpit ko pa talaga, no? So 33% yun nawala. So tingnan natin kung ang mint rate, eto balik tayo dito. Kung ang mint rate natin ngayon is nasa 35 million, leles natin ng 33%, so times 0.66%, ayan, so 23 million na lang yung minted. Sa ganito ah, kung gagawin nila bukas, tapos ang burn rate natin is 25 million. So ang mangyayari nito, dahil mas mataas yung magiging burn rate kaysa sa mint rate, tataas yung presyo ng SLP. Kasi bakit? Mas magiging scarce yung SLP eh. Mas mataas yung demand for SLP. So, mentras mas mataas yung mint rate kaysa sa mentras mas mataas yung burn rate kaysa sa mint rate, mas mataas yung presyo ng SLP. Pero syempre, ayaw din naman natin na maging sa sobrang taas ng presyo ng SLP. Kasi hindi naman din healthy yun. Okay? Ayan. So, ang mangyayari naman yan, presyo naman ng axis yung tataas. Ayan. So, ayan, maraming pwedeng gawin. Kasi ito, guys, ang mahirap kasi dito sa Axie Infinity, paano mo ba siya titignan? A game? Or yung mga token mismo individually, yung AXS ba, yung SLP ba? Pero kasi as the game, yung game mismo, malaki yung potential. Doon ako medyo kumbaga gray yung area na yon, hindi ko ma-predict kung paano mangyayari sa kumbaga hindi ko ma-project yung area na yon na yung potential ng Axie Infinity na magkaroon ng esports. O yan. So, di ba? Ibang usapan din yon. So, katulad ng, tingnan nyo guys, sa Dota 2, Mobile Legends, World of Warcraft, kung ano ba na laro. Wala naman silang capability na kumita yung player nila while playing. Nagkakaroon lang ng hype, nagkakaroon lang ng popularity pag nagkaroon na ng mga tournament. Ayan. So tingnan nyo, yung Wild Rift, hindi pa siya ganoon ka umuusbong kasi wala pa siyang mga major tournament. Pero once na nagkaroon yung Wild Rift ng mga major tournament, hahatak yan ng mga players, hahatak yan ng mga streamers, hahatak yan ng mga tao na magiging interested sa Wild Rift, tapos sila na yung mag-i-start na pausbongin yung laro. So ganun din yung Axie Infinity. So sa ngayon, ang number one selling point ng Axie Infinity is pwede kang mag-farm ng token. So pag binigyan mo ng panibagong aspect yung laro, pag sinali mo yung esport potential ng laro, magbabago lahat ng projection. So hindi mo na siya pwedeng ibase sa token, sa burn rate, sa mint rate, hindi na. Kasi lalawak na siya eh. Yun yung nakikita ko. Kasi tingnan nyo, Dota 2. Wala namang mga token yung mga ganun laro. Pero yung mga items in-game na hindi NFT ah. Yung mga items, mga skin lang yun na binibenta nila. Grabe yung taas. Diba? And so, ganun yung yung mga nakikita ko about Axie Infinity. Yun, so I think that's it for this video, and
Request kayo, magsabi kayo sa comment section kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video. Pag-usapan natin yung ekonomiya ng Axie, ano pang meron, anong bago. Ayan, comment nyo lang sa, dyan sa baba. Para alam ko rin kung ano yung mga gusto nyong malaman. And kung hindi ko alam, edi pag-aaralan ko. And then, pag-uusapan natin, pagkukwentuhan natin sa mga susunod na video. Ayan, so again guys, maraming salamat. Sa mga nakasubscribe and sa mga hindi pa, please subscribe. Ayan, so pag may tanong kayo about Axie Infinity, i-comment nyo lang din sa baba. As much as possible, sinasagot ko lahat ng tanong. So, na I think I have sufficient knowledge para sagutin. Ayan, so again guys, maraming salamat. Hindi ko inakala yung magiging support nyo sa channel ko. Umabot na tayo ng 2,500 plus subscribers, going to 2,600 na nga. And ayun, lahat yan dahil sa inyo. And maraming maraming salamat. So ayun guys, see you on the next video. Kita-kits.